So what's up naman po mga katambay, ngayon waron to ay mag-unboxing po tayo ng ating panibagong gadget na naman. Well, hindi po naman gadget, ako ang isa po power tools. Okay, ito po ang ating unboxing ngayon. Medyo naging busy po tayo lately. By the way, kung nagtataka po kayo kung bakit medyo matagal tayo nagka-upload ulit, ayun po ay dahil sa sobrang busy natin. Matagal na pong hindi na-register ang ating patrol o ating inisang patrol, kasi pakita po natin sa inyo, sobrang dami po ng ating ginagawa. Ayun, okay. Ipapakita po natin sa inyo ang ating mga ginagawa. Okay. So, yan po. Nagkalat po ang mga pyesa ng patrol. Yan po ang bumper. Okay, bumper, yung tire cover, tapos yung bumper na naman. Okay, nagkalat po yan. Nandun pa sa table, okay. So, sobrang busy ang natin ngayon. Kasi dahil sa nagpipintura po ako ng ating patrol, okay. Kumbaga ay nire-renew po natin yung likod. Yung sa likod lang naman, okay? Well, yung sa likod na party niya lang naman, okay? Kasi medyo marumi yung pagkapintura. Dati po ay nakapintura siya sa original, pero yung pinunturahan nila, medyo hindi maayos yung paggagawa, okay? So, medyo hindi ko pa nagustuhan yung pagkapintura nila, kaya inulit natin. Okay, ginawa natin mas professional, kumbaga. Kaya na ang ating pinagkabisihan ngayon para ma-register na po. Kasi 2 years na po siya hindi na-register dahil sa pandemic at lockdown. Kaya huwag po kayo magtaka kung bakit ngayon lang tayo naka-upload ulit. Okay, tulad ng pagkasabi ko, ngayong araw na tayo, i-unboxing natin ito. Okay, yung ating meal tank na portable welding machine. Okay, kasi kailangan din po natin ito sa ating sasakyan. Kung meron po kayong sasakyan sa bahay, kailangan po natin ito. Okay, kailangan natin para sa ating mga DIY, sa mga tambutso, sa mga kalawang ng ating mga sasakyan or sa mga gate. Okay, magagamit po natin ito sa bahay. Kaya po nabili natin ito para lang sa ganun ay kumbaga magamit natin sa bahay, at the same time magamit din natin sa ating shop or sa ating garahe. So, umpisa na natin ito. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So tulad po na pagkasabi ko kanina, ngayong araw na to ay mag-unboxing po tayo ng ating meal tank na portable welding machine. Wala po tayong medyo topic ngayon kasi kumbaga hindi ako nag-prepare, hindi po ako nag-prepare ng mga lab topic or ng mga relationship topic ngayon. Okay, sa ngayon, okay? Sa ngayon kasi sobrang busy natin sa ating kotse, okay? Kasi matagal na po natambay siya, gusto kong ma-register na parang sa ganun is magamit natin sa ating vlog, kumbaga, okay? Para makapasyal-pasyal naman tayo sa labas. Kasi currently po ang gamit ko ay ang ating Suzuki Avery na minivan. Okay, maganda rin naman yun kasi kumbaga mas mura yung gasolina, kasi kukunti lang yung gasolina na ikarga mo doon ay pwede ka nang mamasyal. Pero itong ating Nissan Patrol medyo average, okay, nasa average. Hindi naman siya masyadong kumbaga kalas sa gasolina, pero kasi diesel naman ang gamit niya, okay? By the way, yung diesel ngayon ay mas mahal na kaysa sa gasolina, so parehas din ngayon. So kumbaga, pero although mas maganda rin naman takbo ng ating Nissan Patrol kasi kumbaga ay pang off-road yun. 4x4 ang ating Nissan Patrol, kaya pwedeng malayo yung ating mapapasyal, at kumbaga kaysa sa naman Suzuki Avery or yung minivan natin na hindi masyadong malayo ang ating mapapasyalan. So umpisa na nga natin. By the way, nabili po natin to sa Lazada sa halagang 2,500, okay? 2,500 kasama na po itong kanyang container o itong kanyang box, kumbaga, okay? Itong box niya kasama na sa 2005. Okay? By the way, ang brand po nito is ang Mail Tank. Okay, Mail Tank na brand. Hindi ko alam kung China or Japan or Thailand ba or Korea yung Mail Tank, pero yung ibang kagamitan po natin, okay, yung ibang kagamitan natin tulad ng aking mga grinder, yung mga drill, pati yung ating polisher, okay, yung car polisher ko na dalawa ay Mail Tank din po yun. Kaya po ay kilala natin yung brand na to, na medyo maritibay rin yung brand na to. Okay, kaya po binili ko itong portable na welding machine. By the way, may welding machine din po ako malaki na pang industrial, pero ang problema lang po nun is kung halimbawa gagamitin na natin, ay kailangan natin i-connecta sa main wire talaga. Okay, yung plug niya hindi pwedeng i-connecta sa ordinaryong house plug lang, dapat sa taas talaga o sa main plug. Whereas ito po ay pwede natin i-connecta sa kumbaga sa house plug lang. Okay? Kumbaga kahit na anong plug sa bahay niyo, pwede niyo i-connecta to. Okay, hindi siya magkakaproblema sa inyong fuse sa bahay, kumbaga. Okay? So umpisa na natin, at saka mamaya po ay ipapakita din natin ang
ang testing, ipapakita po natin ang testing ito kasi ite-testing po natin ito kagad para nasa ganas makita nyo na talagang gumagana o nagagamit talaga sa pag-welding. Okay? So yan po ang ating makikita sa loob ng kanyang box. Unang-una ang kanyang ang main welding machine niya. Yan, na napakaganda. Okay, male tank na welding machine. By the way, ang rate, ang ampere rating po nito is nasa 400 amperes. Okay, nakalagay po dito is 400 amperes pero hindi po yun true voltage or true amps ata. Actually, yung mga ganito, kung halimbawa nakarate po yan siya ng 400, more or less mga 300 or 350 amps lang yan, okay? Or nasa 300, or nasa 280, okay? 280 or maximum talaga 300 amps lang to. Pero nakalagay dito 400. Pero nung tinesting ko siya ay talagang umabot naman yung current niya lampas 300. Ibig sabihin ay talagang halos aabot siya ng 400. Pero tulad ng pagkasabi ko, hindi siya true rated. Ibig sabihin, mas mababa siya ng konti sa 300. 300 amps yung kaya niya. Ibig sabihin na kaya niya na po ng 3mm na rod. Okay? Ibig sabihin yung rod na malaki, yung mahaba na rod, yung makakapal na rod, kayang-kaya niya na po siya kasi 300 lampas amperes na yung kaya nito. Medyo may kabigatan din. Okay? Medyo may kabigatan na siya. So, yan pa ang makikita natin ng kanyang main welding machine. Napakalit lang niya po. Okay? Napakalit niya lang. Okay? Isang so nakita nyo po isang dangkal lang dito tapos lampas buwan. Kung ikumpara po natin sa ating S9, okay, ang S9 po natin ay hindi ito S9 plus, okay, S9 lang na 5 inches, 5.5 po ito, 5.5 inches. So tingnan nyo po ang laki nya, ganyan lang po siya kaliit, okay, ganyan lang siya kaliit, halos mas malaki lang sa cellphone ng konti. So yan po ang ating unang makikita, ang ating male tank na tapos yung kanyang electrodes, okay, yung electrodes, yung negative electrodes na black, tapos yung positive na electrodes niya na may kasamang holder na, okay, kasama na yung holder niya na positive, positive ko po kasi red, okay, red siya, so positive. By the way, ang kanyang plug ay ang kanyang plug po ay threaded, ibig sabihin ay pinipihit po siya, okay, meron pong iba na sinasaksak lang, hindi po yung ganun, ito po ay threaded talaga, ibig sabihin ay meron pong thread. Ito pong saksakan niya may thread. So mas maganda 'yon kasi mas mahirap siyang alisin, kumbaga. Okay, hindi siya basta-basta naaalis. So, tingnan ko sabi ito ay ang kanyang positive kasama ang kanyang holder. Okay, 'yan ang kanyang holder na medyo maliit, hindi naman masyadong malaking konti. Pero pang matigas, okay, medyo matigas siya. Na parang professional talaga. Okay, parang professional na welding machine din talaga. Okay. Pero tulad ng pagkasabi ko, pwede po siyang isaksak sa bahay lang. Ibig sabihin ay, yung rated current niya ay mas mababa sa pang-industrial na kailangan talaga ng malalaking power supply. Pero ito po ay kahit na house supply lang ay pwedeng-pwede siya. Okay, isaksak mo lang sa 220 plug, pwede po. Okay, yun po ang dahil nabili natin to. At maliban po sa kanyang electrodes ay may kasama na pong, anong tawag dito? Welding mask. Okay, itong welding mask niya po ay plastic lang. Mag standard na welding mask din po to. Nakabili na po ako ng ating welding mask na bago. Bumili na ako ng welding mask na bago kasi ito hindi naman kumbaga ay gagamitin ko lang to pang emergency lang. Okay, ganyan po yan. Ginagamit nito. Ang gamit po nito is ganyan. Tapos meron po yan siyang meron po itong handle. Okay, ito po ang handle niya. Okay, nilalagay po yan siya dito. Isaksak po natin siya dito. Ibig sabihin sinasaksak po yan siya. Okay, sinasaksak siya dito. Tapos ito ang kanyang welding lens. Okay, welding glass niya kinakabit po yan dito. Pero para mas maganda po, ang gamit ko po ay papakita natin ang gamit ko. Iba po ang ginagamit ko. Okay, ganyan. Yan. Advertisement po sa Unicity. Unicity po ako bumili. Ito po ang sinasabi ko. Yan po ang at ganito po ang ginagamit ko. Okay, yan po ang ginagamit ko PME kasi kumbaga napaka-convenient po nito kaysa sa naman yung hinahawakan. Kasi ito po, nilalagay lang natin sa ating mukha. Tapos, pwede nang pabayaan mo na lang. Okay, hindi mo na kailangan hawakan. Kumbaga, okay, may clear glass siya. Clear glass protection para sa iyong mata. The same type kung mag-welding ka na, isasarado lang. Okay. So, napaka-convenient po nito kaysa sa naman yung kanyang libre. Ito po, hinahawakan mo pa. Okay, may holder siya dito sa baba. Which is inconvenient. Kumbaga, kailangan mong gamitin yung dalawang kamay mo sa pag-welding. So, mas mainam po bumili kayo nito. Pwede na nabili ko po ito sa Unicity nga. Ay, nasa lampas, nasa 95 lang po ito. 95 pesos lang. Okay? So, bumili kayo. Kung halimbawa mag-welding kayo sa bahay, kailangan niyo po nito. Para lang sa ganun is convenient siya. Kaysa naman yung libre niya. Okay? So, maliban po doon, ay, katulad ng kasabi ko, may kasama na siyang
welding glass. Tapos yung kanyang manual, okay, may instruction manual niya kasama na nasa English naman po. Okay, may English siya. So hindi kayo magproblema sa kanyang manual. Kumbaga English po siya. Okay? So napakaganda po magkaroon nito para sa bahay kung halimbawa mahilig kayo sa DIY or meron kayong small shop sa bahay or mahilig kayo sa pag-welding sa mga paggawa ng mga project sa bahay, sa inyong mga kailangan, sa inyong mga kotse, sa inyong garahe, okay? Napakainam po na meron kayong nito. Meron kayong nito, okay? Kasi nabili ko ito po kasi kailangan ko rin ng pang-welding po ng ating tambucho sa ating Avery, okay? Yung ating Suzuki Avery po ay medyo kinakalawang yung tambucho. So, pinalitan ko siya ng stainless na pipes. Kailangan po natin ito para sa stainless na welding, okay? Yung welding natin, palitan natin ng stainless yung pipe ng ating Suzuki Avery. Yung patrol po ay medyo okay lang naman yung kanyang tambucho, so hindi natin kailangan. Although binabalak ko pong gawa ng roof rack yung ating Nissan Patrol, okay, yung sa taas niya, yung roof rack sa taas. So pwede po yun na gawin, pwedeng gawin lang kung halimbawa meron na kayong ideas sa pag-welding, kung meron po kayong knowledge, meron kayong skill sa pag-welding, ay ito lang po yung kailangan ninyo. At mga materials sa roof rack ay pwedeng po kayo gumawa ng roof rack para sa inyong off-road na sasakyan tulad ng ating Nissan Patrol. So, gawan po natin yun ng roof rack, okay? So, yun din po ang dahilan kung bakit nakabili po ako ng ating welding machine dito para sa roof rack din ng ating Nissan Patrol. So, yung pwede-testing na natin para nang sa unis makita nyo kung gaano siya ka-efficient, kumbaga. So, ayan, naka-welding gear na po tayo para nang sa ganun ay ready na tayo mag-welding, okay? Kasi, by the way, kung napapansin nyo ay nakatakip po ang ating ilong kasi napaka-dangerous po ang welding rod, okay? Yung especially yung fumes po sa welding. Kaya kung mag-welding po kayo ay dapat nakatakip talaga yung inyong ilong pati yung inyong mukha kasi sa sobrang lakas po ng ilaw, okay? Yung ilaw ng welding ay magkaka-sunburn po kayo pag hindi kayo nakatakip, hindi po nakatakip ang inyong mukha, okay? Kung first time niyo po mag-welding ay dapat ganito po ang gagawin niyo para nang second ay hindi kayo magkaka-sunburn, okay? Kasi yung mga baguhan po nag-welding ay hindi po nakaganito. Basta-basta nag-welding lang ay nasusunog po yung kanilang muka pagkatapos na magtataka sila bakit parang na-sunburn sila. Okay, yun po ang dahilan kasi yung sobrang lakas po ng ilaw ng welding kaya kung halimbawa hindi nakatakip ang inyong muka ay para kayong naka-sunbathing sa loob ng isang linggo. Okay? Ganun po kalakas yung ilaw ng welding machine kaya kung halimbawa mag-welding po kayo ay dapat nakatakip po ang inyong muka tulad nito. Okay, so umpisa na po natin. So ayan, tapos na po siya. Meron na po tayong lagayan ng ating painting parts. Okay, yan po ang painting holder na ginawa natin, welding natin. So ngayon, pwede testing natin kung epektibo ba itong ating ginawang welding holder. Okay. So, ganyan po ang gamit niyan. Okay? Bale, lagayan po siya ng ating welding parts. Okay? Yan. So, ang ganda na po siya. Tingnan niyo yung ating welding. Okay? Yan po ang ating welding sa baba niya. Okay? Sa baba niya. Sa ilalim. Yan. Matibay na po siya. At epektibo na po siya. So, dito na tayo mag-painting. Okay? So, kumbaga, hindi na natin kailangan hawakan yung ating ipipaint. Okay, yan po. So, talagang epektibo po ang ating ginawa na welding part, painting parts holder. Okay. So, yan po. Yan yung stand na welding natin kanina. Okay. Subscribe for more relationship advice from your love guru.